Masaya natin ipaganda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Uwiring mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Masaya natin ipaganda ang pagdating nang manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Good evening, brothers and sisters. Good evening, Father. As we begin the 9-day preparation for the coming of our Lord Jesus Christ into our lives, especially this Christmas, or as we begin, or as we prepare the coming of our Lord this Christmas season, we include in our preparation not only ourselves, but even those who are not with us this evening. This evening is the start of our Simbang Gabi, and together with that, as we begin, we would like to pray for all the sick, especially those who cannot join us this evening, and those who join us through our live streaming, especially our overseas Filipino workers. Let us also include in our prayer and petition those who offered their intention for this Mass, as well as those who join us coming from different provinces, coming from different places, gathering all our prayers into one. Let us begin the celebration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Coming together as God's family, dear brothers and sisters, let us recall to mind all our sins and ask the Lord for pardon and strength. As we pray, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May the Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Grant that your people, we pray, Almighty God, may be ever watchful for the coming of your only begotten Son, that as the author of our salvation himself has taught us, we may hasten, alert, and with lighted lamps to meet when he comes,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. I, the Lord your God, teach you what is for your good and lead you on the way you should go. If you would hearken to my commandments, your prosperity would be like a river and your vindication like the waves of the sea. Your descendants would be like the sand, and those born of your stock like its grains. Their name never cut off or blotted out from my presence. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Those who follow you, Lord, will have the light of life. Those who follow you, Lord, will have the light of life. Blessed the man who follows not the counsel of the wicked, nor walks in the way of sinners, nor sits in the company of the insolent, but delights in the law of the Lord and meditates on his law day and night. Those who follow you, Lord, will have the light of life. He is like a tree planted near running water that yields its fruits in due season, and whose leaves never fade. Whatever he does prospers. Those who follow you, Lord, will have the light of life. Not so the wicked, not so. They are like chaff which the wind drives away. For the Lord watches over the way of the just, but the way of the wicked vanishes. Those who follow you, Lord, will have the light of life. Please all stand. To go to meet him, he is the presence of peace. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, "To what shall I compare this generation? It is like children who sit in marketplaces and call to one another, 'We played the flute for you, but you did not dance. We sang a dirge, but you did not mourn.' For John came neither eating nor drinking, and they said, 'He is possessed by a demon.' The Son of Man came eating and drinking, and they said, 'Look, he is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners.' But wisdom is vindicated by her works." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ngayon po ay unang araw ng ating simbang gabi. Una sapagkat sa loob ng siyam na araw, simula ngayon, hanggang 23rd, tayo ay
magninilay. Ano ang ating pagninilayan? Ang pagninilayan natin ay ang pagdating ng ating Panginoong Jesus ngayong Pasko. At may dalawang bagay na inaasahan sa atin ngayong mga panahon na ito. At ano po yung dalawang bagay na yan? Una, tayo ay mag-iintay. At ang ikalawa, tayo ay maghahanda sa ating paghihintay. Pag tayo ay nag-iintay, ano ba ang ating ginagawa? Ang ating ginagawa ay tumitigil doon sa pangkaraniwan nating ginagawa at binabantayan ang pagdating ng ating iniintay. May mga pag-iintay na nakakainip dahil hindi tayo sigurado kung darating ba yung ating iniintay. At may mga pag-iintay na masakit sapagkat yung inaasahan natin ay hindi yung ating iniintay. Kaya nga, ang pagkakataong ito na ibinibigay sa atin ng Panginoon is an opportunity to pause and reflect. At ano ang pagninilaya natin? Walang iba kundi ang pagdating ng ating Panginoon. Wala tayong pagninilayang iba. Tatandaan natin na ang ating iniintay ay hindi naman ordinaryong tao lamang. Tatandaan natin ang ating iniintay ay hindi lamang special na regalo sa ating buhay. Diyos ang ating hinihintay. Kaya dapat special ang ating paghihintay para sa Kanya. At hindi natin binabaliwala lamang yung opportunity to share the fruits of His coming. Sa ating mabuting balita ngayong gabing ito, mga kapatid, na ikumpara ng ating Panginoong Jesus yung mga tumutulig sa Kanya sa mga bata. Ano ba ang ibang katangian ng mga bata bukod doon sa pagiging innocent nila? Ang mga bata ay alam natin kulang sa karanasan, kulang sa karunungan. Kaya nga kahit napakahalaga or significant person ang darating sa kanila, pag dahil sa kanilang kakulangan ng wisdom, kung minsan nababaliwala nila at ikinukumpara niya tayo sa mga bata bilang mga Kristiyano na kalimitan ay binabaliwala ang pagdating ng ating Panginoon at binabalaan tayo na huwag tularan yung karaniwang kaisipan na yan ng mundo. Bakit? Hindi para sa Diyos na ating iniintay, mga kapatid, kundi para sa atin na nakasalalay sa ating tamang paghihintay ang bunga ng Kanyang pagdating. Kung tayo ay hindi handa sa Kanyang pagdating dahil tayo ay nainip at gumawa ng ibang bagay, definitely, ang bunga ng Kanyang pagdating ngayong Pasko sa ating buhay ay hindi masyadong masagana. Buti nga kung meron pang kaunting sagana, ay paano kung wala? Kaya nga, sa ating paghihintay, dapat kilala natin at pinapahalagahan natin yung ating iniintay, ang ating Panginoong Jesus. At kung pinapahalagahan natin, pupunta tayo dun sa ikalawang bagay, ang paghahanda. Paano ba ang tamang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesus? Nakita natin at naririnig na natin na simoy Pasko na. September pa lang, naririnig na natin uli yung
theme song ng Pilipinas tuwing darating ang panahon ng Pasko. Yun yung awit ni Jose Marichan. Bilang hudyat ng pagpapasimula ng paghahanda natin sa Pasko na bahagi ng kultura nating mga Pilipino. Para sa atin, ang pinakamalaking selebrasyon ay Pasko. Diyan nagaganap ang maraming bagay. Pagsasama-sama ng pamilya. Para sa atin, kapag ka wala ka sa Pasko, sa pagsasalusalo ng pamilya, parang isang mortal sin, except when you are abroad. At kung kayo ay nasa abroad, ganun din ang tradisyon ng mga Pilipino nagsasama-sama. Nagsasalusalo, nagbibigayan ng regalo. Yan ay mga outcome ng paghahanda natin ngayong Pasko. But these are all external. Tatandaan natin mga kapatid. These are all external preparation na sana nga ay bunga ng pinakamahalagang paghahanda natin sa darating na ating iniintay. Yung tunay na preparation, yung internal preparation. Sa unang pagbasa, sinusumbatan ng Panginoon ang bayang Israel. Bakit? Sapagkat matigas ang kanilang ulo at hindi sila sumusunod sa utos ng Panginoon. Kaya anong nangyari sa kanila? Napahamak ang kanilang buhay. Kaugnay ng ating paghahanda, ang unang internal preparation natin sa pagdating ng ating Panginoon na mahalaga ay sikaping masunod sa ating kalooban ang utos ng Diyos. Mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Make God number one in our life. Pag hindi number one ang Diyos sa buhay natin, magkakaletse-letse ang ating sarili, ang ating relasyon sa kapwa at ang ating buhay. Pag inuna natin ang pera kaysa sa Diyos, pag inuna natin ang ating karir kaysa sa Diyos, mawawala ang lahat ng kasaysayan ng ating paghahanda. Unahin natin ang Diyos, lalo na ngayong mga panahon na ito. Pilitin nating sundin ang kanyang utos. Bakit sinabi ko pong pilitin? May mga bagay tayong hindi talaga dapat i-push. May mga bagay na alam natin na if it is not our timing, it is not our timing. If it is not meant for us, it is not meant for us. Pero pagka kabanalan ang pinag-usapan at kabutihan at kapagka ang nakasalalay ay ang kinabukasan ng ating kaluluwa at relasyon sa Diyos, by all means we have to push it. Dahil sa ating kagalingan. At ngayong panahon na ito ng ating paghahanda, pilitin natin ang sariling masunod ang utos at aral ng Diyos. Sabi nga sa kasabihan, ang taong masunurin, tagumpay ang aanihin. Kapag masunurin tayo sa ating mga magulang, hindi tayo suwail, ano ang nangyayari sa atin? Nagiging tagumpay ang ating buhay. Lalo na kung tayo masunurin sa utos ng Diyos. Mas lalo tayong pagpapalain ng Diyos sa ating araw-araw na pamumuhay. Ano pa ang utos ng Diyos? Matuto tayong magpatawad. Ngayong tayo'y naghahanda, sikapin nating makapagbalik loob sa Diyos. Humingi tayo ng tawad sa mga taong nasaktan natin sa buong taon. Magpakumbaba tayo sa mga taong nakaaway natin dahil sa mga paninindigang napilitan tayo
dahil sa ating pangangailangan. Sa mga paninindigang pinairal natin ang ating pride, makipagkasundo tayo. Alisin natin ang galit at inggit sa ating puso. Alisin natin ang pagnanasang masama na nagdadala sa atin sa mas malalaking kasalanan. These are all internal preparation that we need in order to worthily prepare the coming of Jesus Christ this Christmas. Mga kapatid, huwag sana nating baliwalain ang paghahanda natin ngayong siyam na araw. Sayang naman kung bubuuin natin ang simbang gabi dahil meron tayong pinaghahandaan, kung matutuon lang sa panlabas na paghahanda ang ating gagawin. Wala pong saysay ang bagong damit, ang bagong sapatos, ang masarap na pagkain, sapagkat yan ay pagnalabhan, pag naikain natin, pag nabusog tayo, lilipas at lilipas ang lahat ng yan, kukupas at kukupas ang lahat ng yan, mawawala ang lahat ng yan. Pero ang internal preparation na kailangan natin, kapag yan ay naging bahagi at na-assimilate natin sa ating buhay, ano ang kapalit nito? Paglago sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, karunungang makadiyos na magdadala sa atin kung saan tayo tinatawag ng Diyos. Ang buhay na ganap na ang sentro ay ang Panginoong Jesus. Please all stand. Brothers and sisters, come and let us come together to our merciful God and Father. Let us ask Him for the graces and blessings needed by our nation that is now preparing for the coming of His only Son. In every petition we shall say, Lord, hear us. Lord, hear us. May the believers recognize the power of the Catholic Church under the leadership of the Holy Father, Pope Francis, to preach and guide the nation in preparing for the coming of the Messiah. Let us pray. Lord, hear us. May the elected leaders of the countries use their right to lead their subjects in a righteous and peaceful path. Let us pray. Lord, hear us. May those of us who are going through different phases of suffering find the power of God in the person of those who care for those who are suffering and in need. Let us pray. Lord, hear us. May the clans in our community unite, recognizing and submitting to the power of God through our obedience to His command to care for our neighbors. Let us pray. Lord, hear us. O God, our Father, source of mercy and compassion, may You give us Your graces and blessings that will make us worthy as we await for the coming of Your only Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Be seated. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection baskets. As we open our hearts.
Please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Be pleased, O Lord, with our humble prayers and offerings. And since we have no merits to plead our cause, come, we pray, to our rescue with the protection of your mercy through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord, for all the oracles of the prophets foretold him, the Virgin Mother longed for him. With love beyond all telling, John the Baptist sang of his coming and proclaimed his presence when he came. It is by his gift that already we rejoice at the mystery of his nativity, so that he may find us watchful in prayer and exultant in his praise. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the host and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation.
giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church, spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Gilbert our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may marry to be coerced to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Please all stand. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Diya-diya mo kami sa lahat na masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Lord Jesus Christ, who said to our apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence.
Behold the Lamb of God. Behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The second collection, which will be done, is for the continuing development of the parish and national shrine of Saint Father Pio. Thank you for your offering. Halina Jesus, aming mananako.
Please all stand. Let us pray. Replenished by the food of spiritual nourishment, we humbly beseech you, O Lord, that through our partaking in this mystery, you may teach us to judge wisely the things of earth and hold firm to the things of heaven through Christ our Lord. Amen. Prayer for intercession to Santo Padre Pio. All together, Padre Pio, Holy Monk from Pietrelcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon in this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage, with you our needs do we confide, as well as our livelihood, our health, and our might. Unworthy as we are, we pray that you concede, bless and grace us that our lives may be fulfilled. From sin may we abstain, in God may we remain. We also beseech thee, servant of the most holy, to instruct us in the gospel, that we may reflect and believe. Our requests are before thee, our hearts repent, resolving earnestly to not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit and Jesus the Mediator. Amen. Please be seated for some announcements. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store at iba pang lugar dito sa pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos sa turismong pansimbahan. Ikatlo, para sa atin tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo mula December 16 hanggang 24 ay sa ikaapat na kalahati ng madaling araw at ang simbang gabi ngayon hanggang December 23 ay sa ikalima ng hapon maliban sa December 17, araw ng Linggo. Ito ay sa ikaanim ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahan at mangyaring magabayan po tayo ng gawaing nakapost sa ating FB page. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahing dasalan na nagpapalala na yung kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Simula po ngayong araw na ito hanggang Pasko, tatanggap po kami ng mga gifts offering, bigas, canned goods, noodles, at yun pong pang Noche Buena para tipunin at ipamahagi sa mga kapatid nating nangangailangan para makapag-celebrate din naman sila ng Pasko katulad natin. Pwede nyo pong i-offer sa banal na misa tuwing tayo ay magdiriwang ng simbang gabi masses simula ngayong araw na ito hanggang sa Pasko. Marami pong salamat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. The Mass is ended. Go in peace. Thanks be to God. Pupuri sa may kapag ang bukong kalooban dahil sa kadakilan ang ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.